Hey guys, welcome back sa akin channel. So ngayong araw wala na naman tayong magawa, kaya kakalikutin na naman natin itong sasakyan na to. Ang gagawin ko ngayon, lilinisin ko yung evaporator niya sa harap tsaka sa likod. Tignan natin kung bababa siya ng 7 degrees Celsius yung buga ng hangin. Stay tuned guys, and please like, comment and subscribe sa akin channel. So yan, simulan na natin. Babaklasin ko na tong mga cover ng evaporator para ma-access natin siya. So tinanggal ko na rin yung tornilyo sa paligid ng blower. Babaklasin ko naman tong glove box niya. Ayan, nabaklas ko na yung glove box. Meron siyang tatlong tornilyo sa ibabaw. Next na ginawa ko is binunot ko yung mga wiring harness. Itong sa resistor block niya. Para mabaklas ko na rin yung resistor block. Hindi kasi siya pwedeng mabasa. Grabe yung kalawang. Bali guys, kung napansin niyo yung blower niya kanina nung binaklas ko, hindi siya ganun kadumi. Kaya lang natin siya lilinisin dahil yung temperature niya pag tanghalin tapat umaabot ng 11 degrees and medyo mainit na yun sa loob ng cabin. Lalo na kung tirik yung araw tas tanghali, tas medyo matrapik. So ang goal lang natin dito, mapababa natin yung temperature niya. From 11 degrees yung binubuga ng lamig, pababayan natin to 7 degrees. Pakita ko lang sa inyo yung drain plug niya, kung saan dadaan yung tubig na galing dun sa nililinis natin. Binabaklas ko na yung blower mounting niya.
tanggalin ko lang yung apat na tornilyo. Dalawa dito sa loob ng sasakyan sa may passenger side, tapos dalawa dun sa harap sa may headlight. Secure kayo mga wiring tsaka yung cover para hindi siya lumaylay habang naglilinis ako. Tinalayan ko lang ng mga cable tie yan. So, na-prep na natin siya. Pwede na natin siya isprayan ng degreaser tsaka ng sabon. Start na natin siyang linisin. So yun, tapos ko na linisin itong sa harap. Susunod ko naman yung sa likod para makita na natin yung resulta nitong ginawa natin. Nilinis ko na yung sa likod and nalobat na kasi yung camera ko, kaya hanggang dito na lang yung video. Makikita nyo sa dulo kung ano yung naging resulta nito. Thanks for watching, guys.